Kumusta po kayo, brothers and sisters? Let's pray together. Manalangin po tayo. Amang Diyos nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaligtasan mula po sa kahatulan sa imperno. Salamat po sa pag-iingat sa amin mula po sa coronavirus at sa lahat ng uri ng panlulukso ni Satanas sa sitwasyon po ng pandemya. Pakiusap naway maluwalhati po namin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat pinahintulutan mo po na makaroon kami yayon ng online youth retreat. Pakiusap, samahan mo po kami upang mapasalohan ang inyong biyaya at pag-ibig. Kasama ng amin youth brothers and sisters sa pamamagitan ng retreat na ito. Pakiusap, samahan mo po kami at kabayan upang kami po ay matuto ng ayon sa inyong kalooban para sa amin. Pakiusap, malaman nawa po namin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng fellowship na ito kasama ng inyong mga salita. Sa banal na Espiritu lamang po kami nagtitiwala. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. Ako po ay nagnanais na ang lahat ng ating youth at high school na mag-aaral na nandirito yayon ay makakatanggap ng biyaya at kalakasan mula sa Diyos. Tayo po yayon ay nasa harapan ng Diyos. Pakiusap, makaroon po tayo ng dalawang kaisipan. Una po ay ang kaisipan na umasa sa kung ano ang itinuturo para sa akin ng Diyos. At ang isang naman po ay ang tapang na kaisipan sa panalangin. Buksan po natin sa Ikalawang Timoteo chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 verses 1 and 2. Verses 1 and 2. Ikalawang Timoteo chapter 4 verses 1 and 2. Let's read together. 3, 2, 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Si Apostol Pablo ay nangangaral ng Ebanghelyo lalo na po sa mga Hentil. Kaya maraming tao ang naligtas at maraming churches ang naitatag. Ang talatang ito ay ang kanyang huling habilin at patotoo na kanyang ipinahayag bago siya mamatay. Ano po ang kanyang iniutos kay Pastor Timoteo, versikulo 2, ipangaral ang salita.
Sakatunayan ito ang dakilang mission ng mga Christian. Ito po ang layunin ng ating natitirang buhay bilang Christian. Ang manunulat po na awit ay nagpatotoo din patungkol sa layunin ng kanyang natitirang buhay. Sa Psalm chapter 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasaylaysay. Hindi po ito sa pagkakaroon naman ng sitwasyon upang mamaral ang Ebanghelyo. Maging handa sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin po, kahit na nasa mabuti o masamang sitwasyon po tayo, yayon po ay nasa masamang sitwasyon po tayo dahil sa coronavirus. Ang mga mag-aaral po ay walang klase yayon at maraming mga tao ang hindi makapagtrabaho ng normal. Hindi din po tayo makalabas ng balaya. Tayo po ay nag-iingat upang hindi bahawahan ng coronavirus. Tayo po ay nagpapasalamat sa pangang-aral ng Ebanghelyo. Kahit na nasa mahirap na sitwasyon tayo. Sa Jerusalem nang nakaroon ng pag-uusig, karamihan sa mga tao ay naikalat sa Huda at Samaria, subalit hindi sila tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Mga Gawa, chapter 8, verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglalakbay na ipinangaral ang salita. Mga brothers and sisters, paano po ang tapat nating gawin? Sundin po natin ang salita ng kanyang kautusan at tamayo po tayo sa harapan ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. Makakaroon ng papuri at kaluwalhatian mula po sa Panginoon sa sasabihin niya sa inyo mabuti at tapat na alipin. Kano po ito kamangha-mangha na papuri mula po sa Panginoon. Buksan po natin sa Juan chapter 4. Juan chapter 4. The Gospel of John, Juan chapter 4, verse 35. Juan chapter 4, verse 35. 바사님 보다티 사바이사바이 3, 2, 1 힌디바 시나사비 니뇨 마이 아빤나 부안파 앗 다라띵나 앙파그 아니 우니 시나사비 고사 이뇨 Masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga buki na mapuputi na upang anihin. Tayo po ay nabubuhay sa araw kung saan lubos nating naranasan ang bagong buhay. Ang lahat ng tao sa mundong ito ay nagsusuot ng face mask at dapat pinanatili ang social distance. Maraming tao ang namamatay yayon araw-araw dahil sa coronavirus. Yayon ang panahon kung saan malapit na ang pagdating ng panahon.
Kagaya po nam alam na ninyo na si Jesus ay nagprofesya ng mga tanda ng kanyang ikalawang pagdating. 1,900 years na po ang nakalipas. Sa Lucas chapter 21 verse 11, sa iba't ibang tako ay magkakaroon ng mga salot. Hanggang ngayon ay mayroon pa ding mga salot sa bawat rayon. Paano naman po ang ating situation ngayon? 7 billion mga tao ang nagsusot ng face mask. Naisin ninyo po, ito po ang katotohanan sa ngayon. Sigurado po na ito na ang panahon ng ikalawang pagdating ni Jesu Kristo. Ano po ang maaaring mangyari sa pagdating ni Jesus? Hindi na po maaaring maligtas ang mga hentil kahit na kailan. Ang panahon ng biyaya ay makatapos. Sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5 sa Biblia, ang katangian sa mga huling araw. Sa kasalukuyan, isipin ninyo po ang mga tao. Minamahal naman po nila ang kanilang sarili at ang pera. At mas minamahal nila ang kalayawan kaysa sa Diyos na may anyo ng kabanalan. Subalit, tinatanggihan ang kapangyarihan dito. Gayunpaman, may mga tao din na naghahanap ng katotohanan at nalalaman ang mga huling panahon. Kung ipapaalam natin sa kanila ang mga tanda ng katapusan ng panahon, ay makakaroon sila ng interest na makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na may mga kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. Kumusta, Brother Jensi? Ito ay totoo ngayon, situation. Buksan po natin sa Jeremias Old Testament. Jeremias Jeremias chapter 8 Jeremias chapter 8 verse 20 Jeremias chapter 8 verse 20 Basahin po natin sabay-sabay 3, 2, 1. Ang pag-ani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Sigurado po na may mga kaluluwa na nagnanais na maligtas. Kung ngayon, paano po natin sila makakatakpo? Kapag po tayo ay gising at nananalangin, ang banal na Espiritu ang papatnubay sa atin upang makatakpo sila. Maaari natin silang makatakpo at ma-evangelize. Sila po ay maliligtas sa pamamagitan natin. Kaya tayo po muna ang naligtas
tigisa kanila. Hindi po tayo naligtas sa kadalhilanan na tayo po ay matalino at mabait. Ang Panginoon ang tumawag sa atin at naligtas sa atin upang ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. May mga kaluluwa pa din na sumisigaw na hindi pa kami ligtas. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, siya'y naupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Katulad ng versikulo na ito, ito'y inihahanda ang pagtatayo ng bagong templo na kung saan ang Antichrist ay upo. Ang plano ay nagawa na at nakaroon na din na ng pagpapakilala sa templo, tamba ng bato ay naitalaga na noong December 9, 2018. Sa Romans chapter 11, verse 25 and 26, ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hentil. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas. Already meron prophecy tungkol sa Israelite. Maliligtas. Ang mga Israelita po ay tinanggihan nila ang biyaya ng Diyos at pinatay nila si Jesus. Hanggang ngayon ay karamihan sa mga Israelita ay hindi naniniwala sa biyaya ng Diyos at nakahawa pa din sa kautusan. Sinasabi ng Biblia na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hentil. Gayunpaman sa panahon yayon, ang mga Israelita ay tumataas ang paniniwala kay Jesus na siya ang tagapagligtas. Ang mga pastoro na Hudiyo at Hentil ay nangangaral ang Ebanghelyo yayon. Hindi po natin nalalaman ang eksaktong bilang ng mga Hentil. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nalalaman natin na yayon na ang mga huling araw sapagkat maraming mga Israelita ang nagsisimula ng maligtas. At sa Roma chapter 10 verse 21, sinabi ng Diyos, iniunat ko ang aking mga kamay buong araw sa isang suwail at mapagsalungat na bayan. Waiting Diyos ng Diyos para sa Israelita, para sa kaligtasan. Maliligtas ng Israelita. Pagkatapos, panahon ng Hentil sa 7-year tribulation, 144,000 Israelites may naliligtas.
Ang Diyos po ay naghihintay sa mga naliligaw na kaluluwa ng mga Israelita na sila ay maliligtas. Sa Apokalipsis chapter 13:16, ang lahat ang hamak at ang takila, ang bayayaman at ang mga duka, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanyang kamay o sa noo. Sa kasalukuyan po ang DARPA hydrogen ay ipinapalabas bilang isang chip na madaling maitanim at tamang-tama lang sa katawan ng tao. Ang DARPA ay isang institution sa ilalim ng gobyerno ng Amerika na kung saan unang naimbento ang internet. Ito ay naimbento sa Amerika. Ito ay nagbago na higit pa sa Verge. Mayroon silang layunin na maaprubahan ito ng FDA, Food and Drug Administration. Sinabi nila na ito ang Gold Master of Verge. Yayon po ang huling araw na siguradong Ipin Lopesia ng Biblia, 1,900 na taon ang nakalipas. Buksan po natin sa Juan chapter 9. Juan chapter 9. The Gospel of John, chapter 9, verse 4. 다섯 분 같은 사발사발, 3, 2, 1. 깔랑한 나틴 가윈 ang mga kawa niyong nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, tumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Mga brothers and sisters, kailan kayo nagtatrabaho sa gabi o araw? Siyempre po, nagtatrabaho po tayo sa araw. Dito po ang araw ay naglalarawan sa atin ng oras na maaari nating may pangaral ang Ebanghelyo. Subalit ang gabi ay paparating at walang sinumang makakagawa. Samakatuwid, sino po ang dapat na mangaral ang Ebanghelyo? Tayo po ang dapat na gumawa nito sapagkat paparating na ang gabi at hindi na natin maaari ipangaral pa ang Ebanghelyo. Tayo natin. Dapat natin ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ay ating mission. Mark chapter 16 verse 15. Mark chapter 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang Panginoon ay nag-uutos nito pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kaya nandito po tayo, yayon at
낙가가로운 남펠로십 남아나랑 예방해요. 꿈민산 나부뿐따 따요사마가 바얀나 아띵 기나기스난 아뜨 기나가와 이도 아꿈 민산 힌디보따요 마카뿐따 돈 가야 마리 라만포나틴 신랑 막 이반젤라이즈 사파마기탄나 온라인 아 나파킹간 꼬안 이상시터나 부미시타사 깐냥 바얀 홈타운 수발릿 암 문소나 이연 아이 나그 락다운 가야 이피낭 아랄냐 암 에방일료 돈 앗 암 펠로십 돈 아이 낙시물라나 알람고 이상 브라더 앙 나그 이반젤라이즈 난깐냐 힙바그 시테이노 사 사우디아라비아 사파방이 딴낭 온날 메론 디더 이상 브라더 꿈민산 힌디포타요 마카푼타사 말라요 수발리꿈 마이론포타요 따빤나부소 마카가와포나틴 막푼타 가이트사한 사파갓 구마가 밑에 따요남 인터넷 물라야연 아이 이십빈 남한 나틴 안 다일란 꿈 바퀴 답받다요 막 이반젤라이즈 바퀴 까일라만 나틴 막 이반젤라이즈 Why should we evangelize? 안운한 다일란 꿈 바퀴 따요 답받 막 이반젤라이즈 아이 다일 안 할라가 난 이상 까를루아 아이 나빠까 할라가 바퀴포 나구뿐다시 헤수스사 아방 루빵 이토 이토 아이 우빵 일리베타스 암마가 마카 살라나 이니완포니 헤수스 암라한 니암 깔루알하티안 아 부마바 사문동인도 우빵 일리타스 아고 사파칸 미나마할냐 아고 꿈가요 아노암 할라가남 아킹 카눌루아 What is the value of my soul? 북산포나테 사 마테오 챕터 16 마테오 챕터 16 마테오 챕터 16 verse 26 verse 26 바세포다티 사베사베 3, 2, 1 사파갓 아노암 바파파 기나밤남 이따오 꿈 바깜탄냐 암 부엉산리부탄 우니 마와왈라 나만 안깐냥 부와이 오 아노암 이비비가이남 따오 나 까뚠바스남깐냥 부와이 암 이상 깔루아포 아이 마스 마할라가 까이사 부엉문도 바키포 이비니가이사 딘낭조스 암 마할라가 깔루아 사파카 샤포 아이 나그나나이스나 암 라난타오 아이 말리그타스 아트 마카론 남 펠로시 사깐냐 수발리 마라민타오 힌디 알람 안 까할라간 남 까닐람 칼루아 가야 왈라실람 인터레스 파툼콜사 까닐람 칼루아 민산 낙가까리니타요 남 힌디 마간당 발리타나 암 이상타오 아이 나그파 까마타이 바키포실라 나그파파 까마타이 사파갓 힌디포 닐라 알람쿵 가노 까할라가 암 칼루아 닐라
Sinasabi ni Satanas na walang kaluluwa na ang mundo ito ay ang lahat-lahat na walang hanggang mundo. Hayaan magsaya at magkasala ang tao sa mundong ito. Walang paghuhukom at imperno. Ang pera ang pinakamahalaga sa lanang bahay. Huwag ninyong isipin ang mga bahay na makakapagditas ng iyong mga kaluluwa. Buksan po natin sa mga awit, chapter 49. Mga awit, chapter 49. Mga awit, chapter 49, verses 6 hanggang 9. 6 to 9. Basahin ko. Mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan at ipinaghahambok ang kasaganaan ng kanilang mga kayamanan, tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid. Di ibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay, sapagkat ang pantubos sa kanyang kaluluwa ay mahal. At tapat siyang huminto magpakailanman. Ano po ang makakapaglitas sa kaluluwang mapupunta sa walang hanggang imperno? Hindi po pera, kalaman, kapangyarihan, o anumang bagay ang makakapaglitas sa kaluluwa. Tanging ang tugon ni Jesus ang makapaglitas sa kaluluwa. Natapos namang nating gawin ay ipangaral ito. Ang gawain ng pangaral ay kung ano ang ating kinagawa at kung ano ang tapat natin gawin. Kung makikinig sila sa ating pangaral ay mari natin matulungan ang mga kaluluwa na mas mahalaga pa kaysa mundong ito. Katulad po ng sinabi Jesus sa Juan chapter 5 verse 25, dumarating ang oras at yayon na unga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ang lahat ng mga taong hindi ligtas ay patay sa Espiritu. Ganunpaman kung sino ang makakapakinig ay mabubuhay. Kaya ipang-aral ang Ebanghelyo dahil ang kanilang kaluluwa ay maring mabuhay kapag makapakinig sila ng Ebanghelyo. Kano kahalaga ang isang kaluluwa? Tapat natin ipangaral ang Ebanghelyo dahil ang isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa mundong ito. Bakit kailangan nating mag-evangelize? Dahil may imperno. Mahirap pa o madali ang mag-evangelize? Ano? Ito ay mahirap. Ang ating mga minamahal ay hindi interesado sa mga walang hanggang bagay. Tinatanggihan nila ang ating
invitation. 이니우시 닐라다요. 낙차트 차트 실라사망아 스마폰 닐라. 아트사 이방따오 바가만 두말로 실라사 바이블 세미나. 예, 민산. 예, 알람요바. 가인나 이니신 나틴나 구스토나 나틴 신랑 싹단 오 사비힌 사비한 나 우무이까나 옹알람 우무이까나 옹알람 우니 이피나그 티티산 나틴 이토 사파카 마이 인페로 알람 나틴 나마이 히긴나 바부두루사 사 인페르노 막가 깔람만 우니 바가만 알람나 나틴 암카토토 하나니도 바퀴 힌디 나틴 마이빵아랄 암 에방엘료 북사포 나틴 사 누카스 챕터 8 누카스 챕터 8 누가 챕터 8 verse 16 바사이포나티 사바사바에 3, 2, 1 월람타옴 뻑따따 보스 막신디 남 일라완 아이 이나딱반 이토남 이상 딱갈란 오 가야이 이닐라가이 이토사 일라림남 희간 꾼디 이닐랄라가이 이토사 talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Kapag nagsisindi po tayo ng ilawan, hindi po natin ito tapan ng takalan o ilagay ito sa ilalim ng higa. Ibig sabihin po na takalan ay ang pagkain at mga bagay na tungkol sa lamang sa pamumuhay. Kung tayong mga Kristiyano ay nakatuon lamang sa pagkain at pagtatrabaho sa pamamagitan natin ay maaaring hindi magkaroon ng mga kawanang kalitas. Tapa po tayong seryosong pumili kung paano at kung para saan ang ating ikinabubuhay. Ang pamumuhay na ipinang-aral ang Ebanghelyo ay higit na importante at mas mahalagang buhay kaysa pagiging mayos sa laman. Tapa po tayong tapan na umasa na mabubuhay ng ganito. Sa Mateo chapter 6 versikulo 33, sinabi po roon ang gaya nito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idalagtak sa inyo. Kung tayo'y mga Kristiyano, tapan nating maging prioridad ang kaharian at katuwiran ng Diyos sa ating buhay, dahil sa pagtutuon natin sa ating kasalukuyan, gawain ng pagkain at pamumuhay, maaari tayong magkapamuhay na sinasayang ang ating kaisipan at oras. Ang lasa atin ay dapat mapagtagumpayan ang pagsubok at tuksong ito. Dapat po natin sampalatayanan ang pangako ng Panginoon na kung tayo ay
mabubuhay para sa Ebanghelyo at susunod sa salita ng Diyos. Lulutasin niya ang mga problema nating physical. Uni pagaman alam na natin ang katotohanan ito, bakit hindi natin maipangaral ang Ebanghelyo? Sapagkat inisin ng mga Kristiyano na ang pangaral ay walang saysay at nakakatamad. Sa Lucas chapter 8 verse 16, ang ibig sabihin po ng higaan ay ang lugar kung saan tayo nagpapahinga matapos tayong mapagod sa pagtatanim. Ang paglalagay ng ilawan sa ilalim ng higaan ay nangangahulugan ng pag-isip na ang pangaral ay walang saysay at nakakatamad. Ito ay isang dahilan lang po na kung bakit hindi tayo nakakapag-evangelize ay sapagkat hindi nice ng mga tao ng makikinig. Inisip po natin na hindi ko kasalanan kung ang ibang mga tao ay hindi maligtas kundi kasalanan nila iyon. At ayon din po natin masisi o usigin. Kaya po, hindi na lang natin ito ipangaral. May pag-isip po ba kayo na kung hindi siya naligtas, kasalanan niya yun? Hindi ako ang mapupunta sa imperno, kundi siya. Ang Ebanghelyo ay hindi may papang-aral sa ganitong paraan. Tapa po tayong humayo at magpahayag upang may pangaral ang Ebanghelyo. Kung wala po tayong kawain, hindi po ito may pangaral at kung tayo po ay tamad, hindi rin po ito maaaring mangyari. Maging ang Diablo ay hindi gumagamit ng taong tamad. Taong tamad. Kumusta, Brother John Shields? Tamad o atilijan? May isang bagay na dapat tayong matutunan sa Diablo, ito ay ang kasipagan. Tapa po natin, masipag na ipangaral ang Ebanghelyo ito, ngunit hindi po natin ito naipapangaral sapagkat tayo po ay napakatamad. Ngunit maging ang taong tamad ay nice mangaral ito ang kanyang kaisipan. Sa mga kaikaan, chapter 13, verse 4, ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha. Ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tutusutusang sagana. Bagaman nice ng taong tamad na may parangal ito, at nice niyang tulungan ang isang tao na maligtas. Ngunit dahil sa hindi niya pangangaral, ang digaw na kaluluwa ay hindi maligtas. Sa mga kaikan chapter 12, verse 27, hindi makakahuli ng hayop ang taong tamad, ngunit makakamit ng mahalagang kayamanan ang masipag. May isa pang dahilan kung bakit hindi natin
may papangaral ang Ebanghelyo. Naintindihan niyo po ba? And next, bakit hindi natin may pang-aral ang Ebanghelyo? Dahil sa pagkakaroon ng kasalanan. Buksan po natin sa Lucas chapter 11. Lucas chapter 11, verse 33. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sinuman na pagkatapos magsindi ng ilawan ay inilalagay ito sa isang tagong lugar o sa ilalim ng takalan kundi sa paktungan ng ilaw upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Ito po ay dahil dinalakay ng mga tao ang ilawan sa isang taong dugat. Ang ibig sabihin po ng taong dugar ay ang yungib at kadiliman. Kung may mga kasalanan po tayo, ang Banala Espiritu ay hindi kikilos sapagkat tinatakpan po na kasalanan ang ating ilaw. Kung gayon po, inaalis po sa atin ang kapangyarihan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sa ibang salita po, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay namamatay. Sa unang Thessalonians chapter 5 verse 19, sinabi po ay kaya nito, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ang patayin ang Espiritu ay ang pagkawala ng pag-isip na nice mag-evangelize at kusang loob na mabuhay para sa Panginoon. Sa mga awit, chapter 51 verse 10, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. Sinabi ng mga awit, writer, testified, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. Tapa po natin ibalik ang mga makasalanan sa Diyos sa pamamagitan natin. Ngunit inaalis po ng kasalanan ang lahat ng ito sa atin. Tapa po natin alisin ang kadiliman. And next, kung ngayon, paano makakapag-evangelize? Last part, buksan po natin sa Philippos chapter 1. Philippos chapter 1, verses 27 and 28. Philippians chapter 1 verses 27 and 28. Basahin ko, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo, na kahit ako ay tumating at kayo'y makita o wala man sa harapan ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninitigan sa isang espiritu na may isang isipan na
makakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakos sa inyong mga kaaway, para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, unin ng inyong kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Noong tayo ay naligtas, nakatanggap tayo ng banal na Espiritu. Kaya, nalulugod siya kapag mayroon tayong isang isipan at nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kapag tayo ay namumuhi at naiingit, siya ay nalulungkot at hindi makakakilos. Kung gayon, hindi po tayo makakapag-evangelize ng maayos ang mga naliligaw na kaluluwa ay hindi rin maaaring maligtas. Kaya, kahit na hindi natin nakakatakpo ang bawat isa, dapat makaroon pa rin tayo ng fellowship sa pamamagitan ng SNS. Kung ang isang sita ay nag-evangelize, palakasin natin siya at ipanalangin. Kapag tayo ay nag-evangelize, kung tayo ay nahihiya, hindi po natin may pangaral lang bayos ang Ebanghelyo. Nalalaman natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya hindi po tayo tapat na bahiya at itanggi ang Panginoon. Kung ikakaila natin siya, ikakaila niya din tayo. Buksan po natin sa Marcos chapter 2. Marcos chapter 2. Versikulo mula sa 1 hanggang 5, verses 1 to 5. Marcos chapter 2, verses 1 to 5. Nang siya'y magbalik sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, kamalata ang balita na siya nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kaysa may pintuan. At kanyang ipinang-aral sa kanila ang salita. May mga taong tumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tingnang kal ang tulungan sa tapat ng kanyang kinaroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihingan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang inyong mga kasalanan." Kagaya ng taong lumpo na tinulungan upang gumaling, tapat na tayo ay makiisa sa pangaral ng Ebanghelyo. Apat na katao ang nagutulong tulong upang gumaling ang tao lumpo mula sa kanyang karamdaman. Hindi siya
Makalapit kay Jesus, kaya umakyat sila sa bubungan at tingnanggal ang buong ibinaba siya sa kinaroroon sa harapan ni Jesus. Ang pangaralang ebanghelyo ay hindi madali sapagkat si Satanas ay nanggagambala sa katunayan po mayroon po tayong pakikipaglabang espiritual kay Satanas. Ito po ay mabigat na pasan kay tapat natin itong pasanin ng magkakasama. Upang may pangaral ang Ebanghelyo, kung ang isang sito ay walang budget upang makabili ng lodo, kailangan natin suportahan ito. Nalalaman ko na may isang sito na nagtutustos ng budget para sa mahihirap na kapatiran upang makapag-evangelize. Kung gayon siya din na din ay pagpapalain at papapurihan. Buksan po natin sa Juan chapter 12. Juan chapter 12. Verse 24. Juan chapter 12, verse 24. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang putil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Uni kung ito ay mamatay ay nagbubunga ng marami. Hindi po tayo makakapag-evangelize kung walang sakripisyo. Kailangan sakripisyo para sa ipangaralang ebanghelyo. Pagi po, nakaroon ng Jesus ng sakripisyo. Dito, a grain of wheat, ang butil ng trigo, ibig sabihin, sino? Jesus Kristo. Ang butil ng trigo ay Jesus Kristo. Hanggang sa tayo ay maligtas maraming mga martyr ang namatay, kaya ang Ebanghelyo ay hindi huminto sa paglaganap. Sa lumang tipan po ang mga Israelita ay nag-aalay ng hayop bilang sakripisyo, kaya sila ay natutubos sa pamamagitan ng Diyos. Maraming mga tao ay maliligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus hanggang ngayon. At gayon din naman maraming mga kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan ng ating sakripisyo. Hindi natin magagawang makapag-evangelize sa ganitong kondisyon na pagiging mareklamo, sakim at malungkot. Sa Colossians chapter 4 verse 5, sinasabi ng Biblia, lumakad kayo na may kalulungan sa haram ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. Merong taon
sa labas, nasa sa labas. Meron mabuting puso o hindi. Kaya kailangan wisdom para sa ipangaral ng Ebanghelyo, para sa diwanago na tao, lost to source. Naway, makapag-evangelize po tayo ng may kalulungan. Unang, pinili ng demonyo si Eva sa halim na si Adan. Kinakailangan po natin ng panalangin at kalulungan kung sino po ang ating i-evangelize. Kailangan po natin maging matalino sa pagpili. Ang demonyo ay matalino sa pagwasa sa ating kaluluwa. Subalit, tapat tayong maging matalino sa pagbuhay sa kaluluwa. Sa Mateo chapter 10 verse 16, sinabi ni Jesus, "Yayon sinusugo sa kayong tulad ng mga tupa sa kitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong kaya ng mga aso at mamong kaya ng mga kalapati." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maging matalino kagaya ng mga aso. Tinukso ng demonyo si Eva sa pamamagitan ng aso sa halamanan ng Eden. Pinili niya si Eva maliban kay Adan at ang batakpuan, ang mabuting lupa at ito din ay kalunguan. Kinakailangan natin batakpuan ang taong may panayad na pag-iisip kaysa isang matigas ang ulo. Kumusta, Brother Jesus? Kailangan matalino. Kailangan matalino. Kaya, ano ang kailangan? Panalangin. Sa pagitan ng panalangin, we can get wisdom. Matalino. Sa pagitan ng panalangin. Tapan natin siyasatin ang ating kalitasan at tulungan din natin ang ibang mga kaluluwa na maligtas. Ang Panginoon ay nasa may pintuan na. Pintuan. Pintuan na. Pinakamalapit. Nasa may pintuan na. Baka gawa natin makapag-evangelize ng higit pa sa pamamagitan ng online sa panahon ng pandemya. Bawat isa ay maaaring ma-contact sa pamamagitan ng SNS. Ayon sa using SNS, Brother Jane Sheetus, ayon sa using SNS, committing sin or evangelizing para sa lost souls. If so, kailangan mabuting puso. Kailangan wake up, as Christian. Nabubuhay natin yayon, sa last age, last days. Ang
nakapite church ay nakapag evangelize sa pamamagitan ng online sa kabila ng pandemya at mga 50 newly born again brothers and sisters ang naligtas at mga over 30 ang patuloy na nanonood ng sermon. Tama po? Kaya maraming salamat po ako kay Brother Jen Shitas. Nag-evangelize kay inyong mga kapatid and friends and neighbor. Kaya maraming lost souls naligtas na sa buwitan inyong sacrificio and evangelism sa pamagitan online. Kaya na ang coronavirus ay patuloy na kumakalat ang pangaral ng Ebanghelyo ay hindi tapat na mahinto. Daniel chapter 12 verse 3 ang mga nagpabaling ng maraming sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailangan. Daniel Boa, youth brothers and sisters, let's focus on evangelizing para sa God's glory. Because Yayon ay fooling Panaon. Jesus Christ is coming. Nasa into Yayon. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Let's pray. Aming Amang Diyos, maraming salamat po. Kayo po ay kasama at nagpapalakas sa namin. Kaya mayroon po kaming tapat na puso na sumunod sa inyong mga salita. Nakaroon po kami ng fellowship kasama ang salita ng Diyos. Pakiusap, kabayan mo po kami upang hindi kami makapanway sa aming sarili lamang, kundi para lamang sa inyong kaluwalhatian. Naway makaroon po kami ng dakilang pagkakataon na makapag-evangelize para sa mga naliligaw na kaluluwa kapag nakapanumbalik na mula po sa coronavirus na ito. Kami po ay naniniwala na mabibigyan mo po kami ng pagkatataon para po inyong ebanghelyo. Pakiusan naway nahat po nang tumalo sa online retreat ay makaroon ng inyong higit pang biyaya at kalakasan. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoon, Jesu Kristo. Amen. Salamat po.